Warning. Beat the Line Prime Time is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host, Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's maturity is advice. Senator Lila de Lima, Franklin Drilon, et al. Yung mga et al ho, mga Liberal Party tulad ho ni Congressman Sonny Belmonte and Vice President Lenny Robredo and yung mga Liberal Party na mga kongresista na you can't get over it. They still can't get over it na sila ho'y hindi na dilaw. Ngayon sila ay gustong maging kulay pula, eh hindi ho makuha yung kulay pula bagkus kulay pink. alam nyo, mga boss, kami ho'y nare-respeto ho natin ito mga senator. Sakali man ho napapakinggan nyo ho ako na medyo critical ho sa aking pananalita, sa aking pagtalakay ho ng issues. Dito ho at sa umaga ho natin sa Bitag Live, dito ho sa mga respetableng senador tulad ho ni Lila de Lima, Franklin Drilon at iba pang mga pumapanig dyan ng mga liberal, doon ho sa sinasabi nilang in aid of legislation para masira yung sinasabing law, the rules of engagement at saka ho yung sinasabi ho nilang police procedure and the operation para doon ho sa mga nanlaban daw. listen, alam naman ho natin, mga boss, hinay-hinay rin ho kayo, Senator Lila de Lima. Mataas naman ang respeto sa inyo. Anyway, kung sakaling tinutulig sa ho natin kayo riyan, kayo Senator Franklin Drilon, kami bumubusina naman at kuminsan kami ho'y nagpapatawa at not at your own expense, but sometimes, you know, you're making funny moves, funny action, in my own way of looking at it. Kung sakaling hindi ho kayo pumapabor, okay lang ho naman eh. Eh, kung sakaling hindi nyo ako pakinggan, okay lang naman. Basta't malaman ni Juan de la Cruz na nakikinig ho sa atin para makasabay ho sa sinasabing analysis. Mga boss, ako ho, I'll be going two steps advance. Bakit ho kinakailangan na magkakaroon ho ng in aid of legislation? Eh sinabi naman ho na sapat na ho ang batas ng Pilipinas. Ang dami ho tayong mga batas na kumbaga ipinasa ho sa Kongreso at Senado. Subalit kapag titingnan ho natin yung mga batas na yun, mga bossing, eto ho eh, nakakatawa. Eh hindi na ho natin alam kung ano doon sa mga batas na yun na parang ang lumalabas mga boss, eto'y ganare. Sa dami ng batas, puro butas-butas yung batas na hindi na ho nila alam kung ano yung mga batas na kalang pinasa. Sobra hong dami ng batas. Ngayon, kung madaming batas, aanhin mo pa itong mga batas na to, lalabas kang in aid of legislation. Kaya kinakailangan magkaroon na tayo ng hearing sa Kongreso o sa Senado, mga liberal na senador, na dito ho sa sinasabing in aid of legislation para masilip po itong mga kaganapan daw ho ng mga police operations, lalo-lalo na doon sa mga sinasabing war on drugs. Subalit sila ho'y may spekulasyon, may hinala at may suspecha na ito ho'y mga pinagsasalvage kaliwat kanan, harap at likuran, itaas at ibaba, saan man kailanman, makikita mo bulagta rito, bulagta roon, bulagta dyan, bulagta di, kung saan-saan mo makikita nagkalat. Pero sa akin lang ho mga boss, kaya ho sila talagang partikular, nananawagan ho na kung maaari, eh, itigil na raw. Anong ititigil? Eh daw ho yung mga namamatay na ang mga nababaril daw, mga nakatsinelas, nakasandalyas. Eh ano ngayon, kung nakasandalyas, di pa ah. May kinalaman pa rin ho sila sa droga. Kung kinukuha nyo yung bagay na maliit na dyan, di nyo na nakikita ang sustansya kung bakit ginagawa ito ng sinasabing administrasyon ni Digong na nagpapalakas loob sa mga pulis na nung panahon ng sinasabing yellow bleeding hearts, takot ho mga pulis eh. Pansinin nyo ho mga boss. Noong mga panahon ho ng dilaw, abay, pag gumawa ka ng ganyan, sigawan agad yung human rights CCE, iiyak lang yung mga pamilya ng mga biktima ko noon na sinasabing na salvage or hindi ba, normally, pag namatay, normally, hindi ho sila mga kriminal.
sila ho yung mga, hindi ho sila yung mga biktima, sila ho mga kriminal na binoprotektahan ng Commission on Human Rights. Pero ngayon, itong mga would-be criminals or mga criminal records, mga wanted na hindi nga sila, wala, hindi nga ng laban pero nagbebenta ng shabu at nagluluto ng shabu sa kanilang kinaroroonan. Ngayon, kung sila'y nanlaban, eh gusto mo na makita ho ng sinasabing mga mambabatas na to, hoy! Hinay-hinay kayo! Hindi ganyan ang police operation! Mga boss, alam nyo, sigurong gawin nyo, Senator Lila de Lima, Franklin Drilon, and the rest of you and the senators na mga nagdilaw, listen carefully. Kayo, mga pakialamero kayo eh. Sabi ko nga kaninang umaga, magaling kayong gumawa ng batas pero sinasawsaw nyong inyong mga kamay doon sa sinasabing trabaho ng ehekutibo at yung paggawa ng mga proyekto. Hindi trabaho ng mga mambabatas gumawa ng mga proyekto dahil doon kayo kumikita mga putok sa buhong ilan sa inyo. Ngayon, gusto niya pang maging investigador. Kailan ba kayo naging investigador? Gumagawa ka ng batas. Ngayon, pag nag-imbestigaw sila, in aid of legislation, ipapatawag ho nila yung mga law enforcers, operatives, at yung mga leaders ng mga operation, and the possibility, pati si, ito si General Bato, si General De La Rosa, papatawag nila, umupo ka dyan! Tapos, mamaya, siyempre, maging indecente yun dahil nandoon ka ngayon eh, hindi ba? Senate inquiry and Senate hearing and in aid of legislation. Eh siyempre, magpakumbaba ka. Sisigaw-sigawan ngayon yung mga general, kung sino man dyan, gigisahin ng todo-todo, ipapahiya nila, kumbaga akala mo sila na yung mga nasa itaas. Siyempre, ganun hong estilo ng in aid of legislation. Pansinin nyo ho eh, in aid of legislation, ginaganahan ho itong mga sarsuela, maarte, mapoporma, mayayabang, na akala mo kung sino magaling mag-imbestiga, eh sa tapagtanong lang ninyo, parang kulang na, pagdadagok-dagukan kayo eh. Masarap lang kayo, sapatusin sa mga sentido ninyo eh. Alam nyo bakit? Sa pagtatanong nyo nga, hindi kayo, you don't sound like investigators. You sound like people wanting to have a project sa inyong mga distrito. Gusto niya maging maangas, pero ala naman kayong angas. Gusto niya maging maangas, hindi na lang kayo nagpulis. Gusto niya maging investigador, hindi na lang kayo naging law enforcers. Eh, ba't nandyan kayo sa mambabatas? Parang galing niyo mag-iimbestiga na wala naman kayong background sa law enforcement. Wala naman kayong background when it comes to investigation. You don't even know what means by investigation 101. Anong investigasyon sinasabi niyo? Ngayon, sisilipin nyo, babasin nyo ang investigasyon base dun sa sinasabing protocols, police procedure when it comes to operations, the rules of engagement. And nandiyan naman yung book na yan eh. Di ba? Tingnan nyo na lang. Kung sakaling nakita nyo hindi ginagawa at may suspecha, may hinala kayo, may speculation kayo na hindi tama dahil may salvage, mga bossing, shut all your mouth! Ganito lang gawin nyo. Sumama na lang kayo doon ho sa sinasabing mga police operations, wear bulletproof, wear helmet, and then sign a waiver. Do you want that, Senator Lila de Lima? Do you want that, Senator Franklin Drilon? Ang pag-iimbestiga nyo kasi, you want to investigate doon ho sa mga sinasabing issues, not nothing to do with the law enforcers because you don't know anything about law enforcement. Get it? You try to imagine based on the speculations and based on imaginations. Based on doubts, at pagkatapos gusto yung mag-imbestiga, yun ang inyong basihan. Where's the fact? Malayo sa realidad eh. Hindi po pwede ng isang senador mag-iimbestiga in aid of legislation. Wala namang complainant, wala namang nagsabi, I witness it. I'm a law enforcer. I don't like what they're doing. I'm part of the operation. Hanggat meron ho kayo. Pero kayo lang nanunood lang ng telebisyon. Pagkatapos na pa, tumigil na kaya kayo? Next time, witness it first.